بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. All praise is due to Allah. May His peace and blessing be upon His Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to all the prophets who come before him, and to all those who follow the path of righteousness till the last day. My brothers and sisters in Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa aking mga kaibigan at mga kababayan, magandang oras, magandang araw, o anumang oras kayo madatnan nitong ating panayam. So sa araw na ito, mga kaibigan, mga kababayan, sa muli, ako po ay makikipag-usap sa inyo bilang bago rin sa Islam. Ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na nabiyayaan ng ating tagapaglikha na ako ay nakita ko ang tama ang katuruan ng Islam. Sa aking pananaw, ito po ang pinakamalaking biyaya na nakamtan ko sa aking buhay nang ako'y igabay ng ating tagapaglikha sa Islam. So, sa kadahilanan na yun, ibig ko pong ibahagi rin sa inyo ang aking natutunan, nararamdaman bilang isang Muslim. So, sa ngayon, pag-aralan po natin o pag-usapan po natin ang mga simpleng mga katanungan na kuminsan akala natin napakahirap, napakabigat. Pero napakasimple lang po yun. Una, ang katanungan na bakit ang mga Muslim ay hindi kumakain ng baboy. So sinasabi ng karamihan, lalo na yung mga hindi nakapag-aral, na ang Diyos ng mga Muslim ay baboy. Ito po ay nangyari sa akin. Ako'y naitanong sa isang pagtipon-tipon sa isang plaza sa Bacolod City. At harap-harapan pong sinabi sa akin on the air, sa radio interview po sa akin, na ang Diyos ng mga Muslim ay baboy. So nakakaawa, nakakahiya sa isang alam natin na maalam at wala pala siyang alam sa katuruan ng Islam. Kaya ito po ang kailangan ko pong liwanagin. Simple lamang po, hindi ako isang scholar. Ngunit sa aking pananaw, kailangan po talaga na simpleng mga katanungan ay dapat sagutin sa mga simpleng pamamaraan. Ang Diyos ng mga Muslim ay katulad ng Diyos na pinag-aralan ng ibang mga reliyon o sekta. Sino yung lumikha sa ating lahat, sa ating daigdig, sa lahat ng ating nakikita at hindi nakikita, yun ang Diyos ng mga Muslim, tulad ng paniniwala po ninyo. So nangangahulugan kung bakit hindi kumakain ang mga Muslim ng tinatawag na baboy, dahil ito po ay pinagbawal po niya. Kahit sa simpleng pag-aaral sa inyong tinatawag na kasulatan, pinagbabawal ni paghipo ng kanyang balat dahil ito ay marumi para sa inyo. Yun ang sabi ng Diyos. So nangangahulugan po, hindi mo na kailangan magiging scholar na tsundin mo ang mga bagay na ito. Dahil kapag ikaw ay pumunta sa isang doktor at na-diagnose ka na ikaw ay may alta presyon, may arthritis, may sakit sa puso, sasabihin ka agad ng doktor, huwag kang kumain ng baboy. So agad-agad na susundin mo, otherwise eh, lalong lalala ang iyong sakit. Pero dito nakikita natin na sa ating banal na mga kasulatan na ating nirespeto, sinasabi mismo po ito. Hindi ko na dapat isa-isahin po. Alam niyo po ito.
Ito ay nakasulat sa kasulatan na inyong hawak. Bawal kainin ang karne ng baboy, ni paghipo ng kanyang balat. So, pag sinabi ng Diyos na ito ay marumi para sa inyo, nangangahulugan po, yun ay may dahilan. Nangangahulugan, pag kinain mo ito, hindi ka naman agad-agad magkakasakit, pero at the age of 40 and above, diyan na po magsisimula ang mga pananakit ng iyong mga kasukasuan, mag-i-effect sa iyong katawan hanggat ikaw ay atakihin sa puso. So maliwanag po ang sinasabi ng banal na Quran na ang mga baboy o ang baboy ay isa sa mga ipinagbabawal sa Islam. So nangangahulugan, walang matinong Muslim na kakain ng baboy. Dahil ang paniniwala, pananampalataya ng mga Muslim sa banal na Quran, ito ay purong salita ng ating tagapaglikha. Kaya wala po talagang Muslim na kakain ng baboy, maliban na lang kung ang kaniyang pagiging Muslim ay mababaw lamang at hindi po talaga siya tinatawag na practicing Muslim. Kasi kapag ikaw ay isang Muslim, ano ang naisulat sa banal na Quran? Kailangan po ito ay ating gampanan, sundin natin sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil yan po ang tama. So, ang pangalawa po na madalas na katanungan, bakit ang mga Muslim ay maraming asawa? Saan man po ako makakarating sa mga pag-uusap, it's either number one or number two, itong mga katanungan na ito. So, unang-una, ikukorek ko po muna yung tinatawag na maraming asawa. Ang kadahilanan lamang na sinasabi ng karamihan na maraming asawa dahil it is more than one. No? Kasi sinabi ng Allah sa banal na Quran, kung ikaw ay may kakayahan na mag-asawa, mag-asawa ka ng dalawa dahil meron ka ng isa. Tatlo hanggang apat. So nangangahulugan, ito ay may limitasyon. At pangunahing isipin ng isang tao, ito ay hindi obligasyon, kundi pahintulot ng ating tagapaglikha na pwedeng mag-asawa ang isang Muslim dalawa, tatlo hanggang apat. No? Ibig sabihin po, ito ay pahintulot lamang sa mga tao o sa mga Muslim na mahigit na mga kakayahan. Kakayahan niya na tumulong, especially ang pahintulot na ito ay ang pag-aasawa po ng mga balo. Yung mga sa kapanahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami po ang namatayan ng mga asawang lalaki. Kaya ang nangyayari po, pinahintulot ito na mag-asawa ang mga Muslim upang ang mga balo na marami ang mga anak ay matutulungan po ng mga Muslim na may asawa na, ngunit may kakayahan naman sila at matulungan yung isang ina na marami pong inaalagaan ng mga anak. So, ito po ang mga dapat isipin ng isang tao. Hindi dahilan na ikaw ay isang Muslim, karapatan mo na mag-asawa ng dalawa, tatlo hanggang apat. Hindi po ito karapatan mo kung hindi ay kapahintulutan ng ating tagapaglikha para sa ganoon mabigyan ng solusyon ang mga problema ng ating sosyedad. Ano po ba ang problema na aking sinasabi? Number one po, overpopulation of women. Marami po talaga ang mga kababaihan kumpara sa mga kalalakihan. Kahit sa mga hospital po, makikita po ninyo, ilang anak sa isang araw ang lalaki, baka isa lang, pero ang babae mayroon pong 5, 6 hanggang 10. So makikita mo po ang ratio talaga ng babae at lalaki. Alam po natin na higit na nakakarami ang kababaihan. So, paano po ang mga kababaihan na hindi makapag-asawa?
So ito po ang problema ng ating sosyedad. Ang iba na pupunta sa hindi magandang trabaho. Pinagbibili nila ang sarili nila o yung iba naman ay nagiging kabit. So ito ay talagang hindi kanais-nais sa ating tagapaglikha. So sa Islam, binigyan po ito ng solusyon. Na kapag makikita natin sa isang sosyedad o sa isang community na higit na nakakarami ang mga kababaihan na hindi nakakapag-asawa, kung ang mag-asawa na yon at ang babae mismo ay practicing Muslim, siya mismo ang magsasabi sa kanyang asawang lalaki, "Mahal, ang kaibigan ko, asawahin mo dahil hindi po siya nakapag-asawa." So, sa Islam, hindi imposible ito. Kasi, masakit man sa damdamin ng isang babae na may kahati na siya, pero dahil ito ay kanyang gagawin upang mabigyan ng hustisya ang kautusan ng ating tagapaglikha. So, nangangahulugan po, ang pag-aasawa ng higit pa sa isa, ito ay solusyon, no? Solusyon sa isang problema ay hindi lamang isang problema sa ating komunidad. Katulad halimbawa ngayon, maraming mga lalaki na naging babae. So, ang resyo ng babae, higit na dumami. So, nangangahulugan ngayon, ano ang magiging problema natin? Mas higit na dumuble. So, ano po ang kailangan po dito? No? Marami sa ating kapaligiran ngayon na parang nagiging normal na lang ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. So sa Islam po, ito po ay talagang hindi po pinahintulutan. So nangangahulugan na ang isang babae na kailangan po niya na mag-asawa, kailangan po talagang bigyan siya ng kanyang karapatan. At ang pangatlong problema po ng ating komunidad, sa isang mag-asawa na hindi po magkaanak ang babae, sa kadahilanan po na siya ay baog or may rheumatic heart disease, so mahirap po para sa kanya ang magbuntis o mag-anak. So kailangan po talaga na bibigyan ng solusyon ng problema ng isang lalaki. Hindi po niya dapat hiwalayan ang kanyang asawa dahil hindi magkakaanak. Kung hindi po, pagpapatuloy niya ang kanyang obligasyon sa kanyang asawa ng pagmamahal at siya po ay maghahanap ng isang babae na maaari po siya bigyan ng kanyang pangalan. No? Kaya sa Islam po, pinahintulutan po ito para naman sa ganun na ang isang lalaki na nangangailangan po ng kanyang larawan o ng kanyang lahi ay mabigyan po ng solusyon. Pwede po siya mag-asawa ng pangalawa, pangatlo hanggang pangapat. Ang importante o ang pinakamahalaga po rito na pahintulot po ito, ngunit kailangan po sa isang Muslim na lalaki na gumawa nito, alam po niya ang batas. Kailangan mabigyan niya ng tamang hustisya ang kanyang mga asawa. Ito po ang pinakamahalaga. Otherwise, maliwanag ang sinabi ng Allah, kung hindi mo kaya bigyan ng tamang hustisya ang inyong mga asawa, mag-asawa ka lamang ng isa. So, ito po ang kailangan natin na maunawaan po. No? Huwag po nating isipin na ayaw ko sa Islam dahil ang mga kalalakihan maraming asawa. It's very unfair, no, sa mga kababaihan. Alam niyo po, talagang makikita mo ang katuruan ng Islam na talagang very fair talaga para sa lahat. Ang babae at lalaki, pantay po sila sa kanilang obligasyon para sa Allah, sa kanilang ibada o sa kanilang pagdarasal, sa kanilang pantay po talaga doon. But a man is a degree higher than a woman. Kumbaga sa ano, hindi mo pwedeng ikumpara na they are really equal. Kasi ang lalaki, kaya po niyang magbuhat ng 10 kilong bigas.
No? May babae man siguro na kakayanin, pero bibihira lang po talaga. So ito po ang kailangan po nating bigyan ng pantay na pananaw. No? Ang Islam ay nagtuturo ng pantay para sa lahat. So ako po ay muli nagpapasalamat sa inyo at sana sa inyong pakikinig ay matutunan po ninyo ng kaunti ang mga kasagutan na sinasabi ko. Maraming salamat po.